So mga kababayan, ang ipapakita ko sa inyong video ay itong diniscuss ni Professor Tontong Contreras. Magandang discussion niya. Ang topic niya dito ay bakit nga ba ay mataas yung boto ni Bongbong Marcos na nakuha? Halos 31,100,000 plus kasi nakuha ni Bongbong Marcos. Ito pang unofficial tally ngayon na result sa Comelec. Pero nasa 31,100,000 siya. Yun ang kabuuan. At itong si Lenny Robredo nga, mayroon lamang na 14,800,000 yung nakuha niya. So, isa sa mga dahilan niya na pinaliwanag ni Professor Tontong Contreras, itong ginawa ng mga mainstream media, ginawa ng mga supporters niya, na pangboboraot dito sa mga, kumbaga yung mga pang lalait dito kay Bongbong Marcos, pagda-down at paninira. Ito yung isa sa mga faktor kaya ang taong bayan niya nagdesisyon na iboboto itong si Bongbong Marcos, at halos sa 50%+ ang bumoto talaga kay Bongbong Marcos. Accurate yan sa nangyayaring survey na ginawa ng ilang mga nagsusurvey like Falas Asia, SW Survey, Lilo at iba pang mga kapartner na mga nagtumagawa ng survey. Isa din daw sa mga dahilan itong panglalait ng mga supporters niya. No? So, panoorin natin itong mga kabayan at kayo nang humusga dito sa sinabi ni Professor Tontong Contreras. Maraming dapat sisihin si Lenny Robredo kung bakit siya natalo. Okay? Sa isang pag-usapan natin yan. Bakit nanalo si Bongbong Marcos ng unlaki-laki? Bakit mas malaki pa ang lamang ni Bongbong sa boto ni Lenny? Bakit nakarating siya ng 31 million? Bakit at least 58% ng mga Pilipino bumoto sa kanya? 58 million mga botante na bumoto. To be accurate, 58% of those who voted in the 2022 elections voted for BBM. Tanungin natin. Siguro dahil si Bongbong Marcos, despite the flaws, despite the allegations, right or wrong against him, was above the rest in terms of professionalism and kindness. Ang sabi nga ng iba, lumitaw daw ang pagkababait. Lumitaw daw yung napaka-simpatiko. Eh, alam mo naman ang mga Pilipinong botante. Makuha mo lang ang puso ng mga yan, go na sila. Hindi kailanman bumuboto ang Pilipino dahil lamang sa ano yung pinag-stand ng taong yun, kundi yung ano yung nararamdaman nila kapag nakikita nila yung taong yun. Okay. So bukod sa ang mga supporters ni Lenny Robredo, ang isa sa mga dahilan kung bakit siya ay lumagpak sa ratings. Dahil palaaway, napaka-righteous. Kita mo naman yan ngayon sa mga reaksyon nila nung matalo na si Lenny. Eh, kitang-kita na yan. Ngayon nga, nalulungkot ako sa mga nababasa ko. I tell you, di ba na pag-usapan na natin noong Miyerkules to? Ayoko nang balikan. Pero, you know, masakit kasi sa loob na makabasa. Kakatulad nung isang araw, may nabasa ako na sayang lang daw yung kanyang pag-community pantry. Kung ganito lang naman ang resulta ay pag gusto nga daw niya pag makita daw niya yung mga kumuha ng produkto sa pantry niya babawiin niya yung mga pinamigay niya. Parang sabi ko, my god, you know, what's happening to our country? Nalulungkot ako. And then I have a person who I know who used to be my colleague, who is now in Europe, and who posted something that really I didn't like. Kasi parang religious person pa ito, inibitahan daw siya na magsalita tungkol sa ministry niya at sa tungkol sa bansang Pilipinas. Nung matapos sa eleksyon, gusto daw niya, yun na lang tungkol sa ministry niyang pag-usapan, ayun yan ang pag-usapan ng bansang Pilipinas. At halos parang ikinahihiya na yung pagka-Pilipino. Parang grabe, parang naninikip ang dibdib ko. Ganun pala ang pagmamahal niyo sa bansa. Nakaasa lang sa kung sino mananalo ang presidente. 'Di ba? Parang bakit ang bansa at ang mga Pilipino ang parurusahan niyo?
Hindi nyo ba naisip na yung mga attitude na ganyan yung dahilan kung bakit natalo kayo? Bakit hindi nyo sisihin ang mga sarili ninyo? Diyan pumapasok ngayon yung usapin ng mainstream media. If there is one and other institution that could be blamed for the loss of Lenny Robredo, it is the mainstream media. Why? Because the mainstream media is so predominantly biased against Bongbong Marcos and for Lenny. And it showed in the faces of these people who were reading the election returns and were frowning and smirking and showing that they're sad. Hindi lang naman sila poker face eh. Kasi iba naman yung poker face ka lang na wala kang nararamdaman. Sanay ako dyan nung kasi nung dekano ako, kapag merong nagsusumbong sa akin na faculty, sinanay kong sarili kong maging poker face para hindi niya masabi na agree ako sa sinasabi niya o against ako sa sinasabi niya. Iba yung poker face. Ang poker face is professional. No emotion, pero ipakita mo yung nararamdaman mo. So kita ang bias. At litaw na litaw yan sa coverage nila. Okay? Bias in favor of Marcos, bias against Marcos, bias in favor of Lenny. At nakikita yan sa mga pinupost nila sa social media, dahil may mga social media account din naman yan, nakikita yan on how they cover the news. Yung iba naman, when they were covering the news, they're sort of professional, but now mukhang hindi na yata napigilan yung inis nung nakikita nila si Marcos nang mananalo. So I just have to ask, you know, don't you even realize that you are pushing the people away? And they now, alam naman natin na maraming fake news sa social media. Alam natin na pugad dyan ang fakery. Pero, nagtataka kayo kung bakit doon pa pumupunta ang mga tao? Itinulak natin sila, ninyo sila papunta doon. Kasi, hindi nila makita sa mainstream media ang objectivity and fairness. Maraming instances na yan na pinapakita ako na talagang grabe ang bias against Marcos. Ito na lang na ipag-inintroduce siya, laging Ferdinand Marcos, the son of the ousted dictator. Okay? Parang, kailangan pa bang sabihin yun? Yung isa naman, sinabi na tinawagan na daw si Biden, si Bongbong Marcos, nag-usap sila, samantalang hindi pwedeng pumunta si Marcos sa US at hindi pwedeng makapasok. Parang ganun. Parang sabi ko, anong ugnay? Anong koneksyon ng pagtawag ng presidente ng Amerika sa fact na si Marcos hindi makapunta ng Amerika? Bukod sa mali ang impormasyon na yun, sapagkat pag presidente ka na, head of state ka na, head of government ka na, meron ka ng immunity. At hindi pa naman convicted si Marcos sa Amerika, siya lamang ay may warrant of arrest for not for a crime, although it's still a misdemeanor for contempt of court, di ba? At meresing meron siyang kaso, makakatungtong siya sa Amerika, lalo na sa United Nations, kung imbitado siya dahil siya ay head of state. At may immunity yung mga yan. Di ba? So, ano, parang doon mo makikita anong koneksyon. Bakit? Matutuwa ba kayo pag ipinapakilala kayo laging kinakabit kung anong masama sa isang kamag-anak mo? Na ito si Tonton o ito si Juan de la Cruz, ang anak nung ang mga kaso, mga abogadong ang kaso ay tungkol sa mga pagnanakaw. Laging ganoon. O ito si Maria. Ito ay kapatid nung napautot at napatay noon sa klase namin. Di ba? Ito si Julius. Ito ay anak nung kapitbahay ko, na lagi kong nakikitang naandun paggabi. Di ba? Okay ba sa iyo yun na ganun ka ipapakilala? Ngayon kung hindi okay yan sa iyo, bakit tanggap mo na ganun ang ginagawa ng mainstream media? Why can't they so be professional about it? Okay? At saka ito pang punto. So ang punto ko dito, yung mga botante, yung mga dapat sana ay makumbinsi, dapat kumbinsihin, they're so... And I've heard people, I've talked to people, they really don't like it when media is biased. And they think that you are ganging up on Marcos and Marcos had their sympathy. Kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa underdog. Saan ka nakakita ngayon, number one ka, underdog ka. Kasi nga pinagtutulungan sa lahat na lang.
Lahat na lang ng ginawa. Pag yung coverage ng crowd ng rally niya, hindi pinapakita yung buong intent. Nung buong, hindi itong huli na lang naging fair. Nung una, parang pag si Lenny, pinapakita yung buong imagery. Alam ko yan kasi that is my area. My area is political communication. Nakikita ko kung paano yung bias sa picture na lang i-feature mo. Pag pinakita mo yung kay Lenny, pinakita mo yung drone shot na pagkaganda-ganda, napakabuo ng ano, at kay Marcos naman close-up shot na pinapakita mo pa yung may mga bakanting lugar, samantalang yung pala isa likuran na yon, di ba? Pag ano ng ano mo, ay talaga namang bias na tawag doon. You don't have to say it, but in the choice of the image that you have to. The kind of coverage, they are complaining, punong-puno ng studies na ang bias daw ng social media laban kay Lenny. Hindi mo naisip na yan ay reaksyon dahil sa ginagawa ninyo? Kaya sila pumunta sa social media, doon sila nang babanat, dahil sa mainstream media, wala na silang maasahan. Dahil kayo nang bumabanat in for Lenny against Marcos. Aral na aral, lagi ang dami nag-aaral na may mga kasamahan itong mga taga-universities eh. Na aral ng aral tungkol sa bias ng mainstream media. Hindi inaaral ang bias ng sa bias ng social media, pero hindi inaaral ang bias ng mainstream media. So, it is something that is really, you know, and then here we come, you know. Yung may mga tao ay nasabihan nga ako nito na parang kung i-fact-check niyo ang mga pro Marcos, hindi ko sinasabing hindi nagsisinungaling, may mga disinformation naman talaga. Kung i-fact check ninyo, wagas. Eh si Lenny ba fina-fact check nyo? Ang mga claims ba ng mga pro-Lenny, fina-fact check ng fact-checkers? Eh yun na nga lang sinabi niya na yung mali yung calculations niya na spliced yun, na hindi nyo fina-fact check na hindi naman spliced. Right? So, it's something that is really bothersome. And it bothered a lot of people and it contributed to the negative feeling towards the candidate that you prefer or they think that you prefer. And then you're asking yourself why. Okay? Ilang beses na bang sinasabi ng mainstream media na wala nang plataforma si Bongbong Marcos? Ako, alam ko na meron lahat platforma yung lahat ng kandidatong yan. Kasapagat inaral ko lahat yan nung ako inaimbitahan ng DCRH at maging kinatawa ng Manila Times doon sa Bakit Ikaw. Inaral ko lahat ng platforma kasi ano nga naman ang itatanong ko kung hindi ko lamang ang platforma. May mga platforma po yan. Lahat yan. Wala ni isa man sa kanila ang walang binitawang platforma. Pero ang kay Marcos kasi, ang platforma niya, nakalagay sa mga social media pages. In fact, sabihin ko sa iyo, si Marcos pa nga may coherent presentation ng platforma niya in slides. Kaya lang hindi pinupost sa social media pages. Hindi bumila. Kasi sino pa ba ang nagbabasa ngayon ng broadsheet? Hindi siya bumili ng isang page na broadsheet para doon ilagay ibandera. Sinasabi niyo hindi nagpa-interview sa media si Marcos. Di ba nasabihan kong isang host doon sa TV5 noon? Hindi naman totoo yan. You know, bakit nyo sasabihin, kung hindi sa inyo nagpa-interview, di habulin nyo. Di ba? Ang point dito, anong tawag mo doon sa interview ni Boy Abunda, ni Corina Sanchez? Anong tawag mo doon sa interview ni Cheryl Cosim sa Go Negosyo? Hindi interview. Hindi daw pinapaliwanag ni Marcos ang kanyang platform. Anong tawag mo doon sa performance niya sa amin sa DCRH? Ano kami doon, tau-tauhan? Walang tinanong. Di ba? Anong tawag mo doon sa SMNI? Kasi may bias na kayo laban sa SMNI. May bias kayo laban sa akin. May bias kayo kay Jerry Baja. Dahil kakakonect ni Teto niyang taberna. Di ba? You have these biases and you think that we are insignificant. And that's what the questions that we ask are non-questions. But we exist. This is exactly what happened. You ignored the existence of the majority of the Filipino people. You thought the world was yours. And then now come election time, you knew that there are 30 million, 31 million of them. Well, I'm not part of them because I did not vote for Marcos. Okay. But there are 31 million strong of them. 31 million strong. So ganun. So anong tawag mo doon sa mga sa debate? Ano, hindi daw umaate ng debate. Anong tawag mo doon sa SMNI debate? Laro-laro. Diba? Ano yun? Figment of your imagination. Ano yun? Bias. Hindi naman bias yun. Nakita naman natin na talagang fair naman yung mga questions. Si Claire Carlos pa, diba? Oh,
Ang gusto niyo lang tingnan yung mga debate ng mga preferred niyo ng mga networks. 'Di ba? So I cannot understand where is this. So the point that I'm trying to say is media has been culpable and has been partly responsible for the loss of Lenny Robredo because of how badly it treated the concept of being fair and objective. Kaya kung mayroong magsisisi. So yan mga kababayan, at anong masabi niyo diyan sa sinasabi ni Professor Tonton Contreras na maraming walang ibang sisihin si Lenny Robredo bakit siya natalo? Siguro sarili niya na rin eh. Sa aking pananaw, walang ibang sisihin si Lenny Robredo kaya siya natalo eh, sa akin ay yung sarili niya na rin. Dahil nga yung mga supporters niya hindi niya in-educate. Ang lakas nila kasi magsalita, let me educate you. Pero yung mga supporters niya, hindi niya na-educate na sana dinandahan yung kanilang campaign, ng hate campaign. Ang wala kasing ginawa eh. Isa nakikita natin dyan, kaya bumagsak si Lenny, hindi siya pininiulaan. Although, di ba, yung 2016 na boto niya hanggang 2014, ay halos same lang. Tumas lang siya ng halos 400,000, papalagay natin. No? Kasi parang hindi nag-succeed yung ano niya, yung kampanya niya. Tandaan, 2016 si Lenny Robredo nakakuha lang naman ng 14,400,000, hindi ako magkakamali. Di ba? So ngayon umabot siya ng 14,800,000. So kung babasihan natin 2016, 2019, 2022 ay halos nakaangat na siya ng 14,400,000 votes lang yung nakuha niya. Samantala si Bumbum Marcos, mula sa kalagayan niya 14 million ay pumalo siya ng 31. So ibig sabihin nakakuha siya ng halos na nasa 16 million ang inad niya. No? 16 million ang, kumbaga yung pag-improve ng kampanya niya ay last 16 million yung na-approve si Lenny, as 14 million lamang. Dahil nga daw, isa mga hate campaign, nandun na yung mga mainstream media na tumulong-tulong-tulong, mga negative campaign, paninira kay Marcos. Kasi mantangin mo mga kababayan, meron na ngayon social media eh. Hindi mo naman kasi madaya ngayon dahil nga meron social media, kahit anong bato mo kay Bumbum Marcos, paninira ay biniverify ng tao yan sa social media. Diba? Biniverify yan. Lalo na ngayon, napapansin nyo, ang lahat ng bumoto kay Bumbum Marcos, kaya majority daw yun, ay mga millennials. Ibig sabihin, lalo na hindi lang millennials, ng mga first time nagbuboto, ay yung binuboto si Bumbum Marcos. Alam nyo kung bakit? Yung millennials ngayon, yung mga baguhan talaga, yung pinakahalimbawa, fresh na mga bata, first time voters, ay bago yan nagparehistro ay maraming nang nalalaman patungkol sa mga Marcos. Nandun yan kasi ngayon, panahon ngayon, puro may cellphone eh. Nanonood yan ng mga balita, nanonood yan ng mga, hindi lang balita sa TV. Mostly kasi yung balita ngayon sa TV, hindi na pinapanood ng mga bata ngayon, yung mga bagong butante. Tayo, ako, hindi na ako nanonood ng balita eh. Nakabase na lang tayo sa social media ngayon. So pag social media, nakikita natin yung mga campaign ng mga hate camp, halimbawa mga paninira nila, at meron din nakikita natin na kina-counter yan, na nakikita naman natin, nagsesearch din naman at dumadaan din kung anong katotohanan. So ngayon yung mga tira nila ay napasinungalingan na hindi totoo, di ba? Kasi kitang-kita naman natin eh, hindi na mobra ngayon yung ano, parang dahil sa social media humila din naman talaga yung kita ng mga TV network dahil dito sa ano, sa social media, yung mga mainstream media medyo ano, tagilid na rin. At nakikita natin sila ni Milchanko medyo nadismaya nga dahil nakita nila si Bumbum Marcos siyang nananalo. So maraming salamat mga kababayan at good afternoon, at kita-kits tayo sa next video natin. Ito si Banat Dong. So maraming salamat at vlog number 10 ito mga kababayan. So maraming salamat.